Hello guys! Welcome back to my channel. Sa video ito is ituturo ko kung paano maglaro ng Tong It's Go. First is mag-login muna tayo gamit ng Facebook at saka pwede din Gmail. Ang gagamitin ko ngayon is Gmail ko kasi gagamitin ko yung YouTube account name ko para pang-upload ko din ito sa content ng aking YouTube channel. Okay, type out na. And then, mail vlogs. Confirm. At, connected ka na. Tsaka, pag bago kang login dito, ang dami niyang mga freebies, oh. Yan, ang dami niyang freebies na binibigay. Like itong 85,400 na coins na panggamit mo siya sa Tong Eats, Pusoy, Lucky 9, or pa sa Ranked Game. Tsaka, ito namang diamonds ay magagamit mo siya sa paglaro ng Tong Eats Challenging Tournament na maraming mga special prizes dito. More on gold coins, diamonds, at saka gold star. Ang gold star naman is, pag manalo ka ng gold star, 1 gold star is equivalent to 1 peso pag i-convert mo siya sa GCash. So, kung swerte ka talaga sa Braha, magkakapera ka talaga nito. So, ngayon is maglalaro ako sa Tong Eats Challenging Tournament 1v1. Ituturo ko sa inyo paano maglaro ang Tong Eats 1x1 at saka ang rulings sa paglalaro ng Tong Eats. So, standby lang muna ha. Okay, before muna tayo maglaro, tingnan muna natin ang mission for the day sa ating first day kasi beginner pa ang pinag-register ko ngayon. So, we need to play Tong Eats 10 hands para meron tayong 5 gold stars. So, ngayon, as newbie, meron na naman tayong free gold coins ngayon. Lalo na pag meron kang na-invite gamit ang code mo, ang dami niyang binibigay na diamonds at saka gold stars. So, ngayon, mag-edit muna tayo sa ating avatar. Change natin ang face natin. Tsa! Proud na proud eh. Choose muna tayo ng pang-profile natin. Na, ito yung pipiliin ko. Okay, so ngayon is mag-start na tayo maglaro. Pipiliin natin ang Tong Eats Challenging Tournament. Itong Shining Golds Tournaments. Kasi gusto ko ito kasi more on diamonds. Pipiliin natin ang 1 versus 60 diamonds. Kasi one-on-one lang. Tsaka magtuturo ako ng paglaro ng Tong Eats for beginners. Okay, let's start! Okay, ito yung Braha natin. Na automatic siyang may nagbuo kasi napindot ko tong ito na sign. Ito kasi automatic siyang nasiseparate ang mga buo kapag napindot mo to. Okay. Meron ditong apat na rules. Una, merong drop, fight, group, at saka dump. Sa cards na to, meron akong isang buo, yung 444. Buo means pwede mo siyang i-drop. Okay, i-explain ko kung ano ang mga buong Braha. Meron tayong tinatawag na royal. Royal means magkasunod na numero na the same ang sign. Example, diamond sign. Ito, diamond. Diamond na 1, 2, 3, 4, 5 na magkasunod na numero, yan ang tinatawag na royal. Meron din tayong tinatawag na quadro. Example, 4, 4, 4. Apat na 4 is quadro. Apat na alas is quadro. Basta, apat na parehong numero, quadro ang tawag dyan. So, yun ang tinatawag na buo. So, ready na tayo makapag-drop mamaya kasi meron na tayong buo. Mamaya, pag mag-drop ka, tapos pipindutin mo itong 444, ilaw yung drop. Kasi kapag hindi yan buo, hindi yan iilaw. So, hindi ka makapag-drop. Ito namang fight, example, drin-drop mo na yung 444. Pagkatapos, hindi ka dinagdagan ni enemy mo. So, iilaw tong fight. Feeling mo naman, konti na lang yung score mo. Example, yung score mo, 5 na lang. Pwede kang makapag-fight kapag hindi dinagdagan ni enemy yung binaba mo. Pwede din kung siya ang naghamon na mag-fight at saka yung total mo na dito, diba? May points dito nakalagay. Yung total mo lang dyan, example, 5 na lang. Tsaka feeling mo manalo ka sa kanya. So, pwede mo din po nito yung fight. Ganun lang. Ang group naman is manual mo siyang isiseparate ang iyong buo. Example, 444. Or gusto mo 456. Pwede mong piliin ang 444. Pwede mo po ding piliin ang 456. Nasa sayo na yan. Kasi,
Pwede mo naman ang system ang gusto mong papiliin, pag pinutin mo lang to, automatic siyang maghiwalay ang mga buo. So, pwede mo din siyang i-manual. Kaya ito nga ang group. Pag meron ka pinili yung 4, 5, 6, so pinitin mo yung group, yun na yun. Ito namang dump is, ito yung tinatawag na tapon. Example, si kuya, tapos na siya nagtapon. So, pag nagtapon na siya, bubunot ka ng braha. Pagkatapos, pwede mong pinutin agad to para mag-separate yung buo or pwede mong i-manual. Pagkatapos, pag meron ka ng binaba, meron ka ng baba dito, so mamili ka na dyan kung saan dyan ang itatapon mo. So, example, yung itong queue, itatapon natin to, yung queue. So, pinutin lang natin tong dam para makapagtapon. So, ayun, naturo ko na kung ano ang gamit itong apat na to. Yung drop, fight, group, tsaka dump, at tsaka itong sign na to. So, ngayon is magsasample tayo sa paglalaro. So, guys, keep on watching and let's play together. So, si Rainer ang unang magbunot kasi siya ang naka-highlight. So, ayun, 7 na buo ang drain up niya o binaba niya. At tsaka jack yung dump or tinapon niya. So, it's our time to bunot. Jack, i-drop natin ang 4 na buo. At jack, itapon natin. So, siya na naman. Uy! Kinain! Patay! Ayun, guys. 10 yung tinapon niya. 10 na diamond. Ayan, umilaw yung fight. It means na pwede akong makalaban kasi hindi niya dinagdagan yung buo ko na 4. Pero hindi tayo lalaban, hindi tayo magpa-fight kasi ang laki ng braha natin, matatalo tayo. 40 points pang total natin, so bubunot na lang tayo. 6 ang nabunot natin. So pindutin natin to para makita kung may buo ba tayo. Ay, walang buo. So let's decide kung anong idadump o itatapon natin. Okay, itong Q ang itatapon natin. Ayan, yung kalaban natin pwede siyang makapag-fight sa akin kasi hindi ko dinagdagan yung mga buo niya. Nag-isip pa siya kung mag-fight or bubunot ba siya. 9 ang tinapon niya. 4 ang nabunot natin, pwede natin idagdag dito. Okay, so ano bang itatapon natin ito? 8. Nag-isip pa si opponent. Bawal tayong maubusan ng highlight na green kasi timeout na yan. Pag na-timeout, ang system na yung mag-decide kung ano itatapon. 5 ang nabunot natin, guys. Pindutin natin tong automatic na nag-separate ng buo para makita natin na may buo tayo. So, meron tayong buo. 5-5-5. Itago natin yan. So, meron na tayong 5-5-5 na buo. Huwag na natin yung itapon para naman hindi halata na konti na lang yung braha natin. So, ngayon, 6 ang naisipan kong itapon. So, itapon na natin tong number 6. So, 8 ang itinapon ni kuya. So, let's decide kung bubunot ba or lalaban. Since 12 lang yung total points natin ngayon, so, lalaban tayo. Pindutin ko tong fight. Let's see kung si kuya ay lalaban or magfo-fold. So, kasi fight or fold lang yung option yan. Ayun, nag-fold si kuya. At panalo tayo! Yehey! O, diba? 7 lang yung total ni kuya. Pero kung nag-fight si kuya, lumaban siya sa akin. Tsaka 12 lang yung total ko. Panalo siya. Pero nag-fold kasi siya eh. Kaya ako ang panalo. So, ayun na guys. Marami pa yung mga technique para madaling manalo ka sa tong its. Pero depende din talaga yan sa braha mo. Kung swerte ka sa braha mo. Ako kasi simula ko pa lang. Tsaka nag-iipon pa ako ng ghost stars. Tsaka hindi naman na kasi ako expert sa mga ganito eh. Na yun, trying hard lang. Tsaka yung mga tutorials ko is based lang sa aking experience o karanasan sa paglalaro. So, thank you so much for watching. Please don't forget to hit the subscribe button and like this video. Then type comment kung may mga itatanong kayo. Isahin ko yan sa pagbabasa at pagre-reply. So, salamat po sa panonood. See you on my next vlog. Bye!